Patuloy sa pagbuga na abo at usok ang Bulkan Canlaon. Batay sa monitoring ng FIVOX, ngayong umaga tumagal ng halos kalahating oras ang pagbuga nito ng hanggang 700 metro ang taas. Umabot ang abo sa ilang bahagi ng La Carlota City at La Castellana sa Negros Occidental. Sa loob ng 24 oras, naitala sa Canlaon ang 28 volcanic quakes at halos 5,000 tonelada ng ibinugang sulfur dioxide. Nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon at maaari pa yan itaas. Depende sa aktibidad ng bulkan. Ipinagbabawal pa rin ang paglapit sa 4-kilometer radius permanent danger zone nito. Nabulabog ang ilang user na isang e-wallet nang magising na may mga maanumalyang transaksyon sila na nauwi sa pagkawala ng kanilang pera. Kabilang dyan ang Kapuso artist na si Pokwang na nawala na mahigit 80,000 piso sa kanyang account. Ang paliwanag ng e-wallet sa pagtutok ni Darlene Kai. Sa loob lang ng isang minuto, nawala ang 90,000 pesos ni Roland dalaman ng GCash account niya para sa kanyang mga negosyo. So around 12. So lagi ko chinecheck ng ganong oras. Ang una ko pong nakita, nawala yung lahat ng sales. Sa transaction history ni Roland, tumambad ang mahigit 40 sunod-sunod na pagpapadala ng pera. Kada transaction, nakalagay na nag-send ang kanyang account ng ting 1,000 piso sa dalawang numero. Nakalampag ako. Alam ko na huwag ka magpipindot ng link, huwag ka magsasend ng OTP kung kani-kanina. Nasa 20 pesos na lang natira sa GCash account ni Roland. Agad siyang nagsumbong sa GCash at Muntinlupa Police. Ang college student na si Princess, nagulat na lang din daw na nawala ng laman ng kanyang account. Ika-cash out po dapat ni Papa yung pera, which is dapat nga po mapagawa po ng bahay namin. Pandagdag, nag-try akong i-call yung number po ng nasendan. Ano na po, out of coverage na po siya. Yung pinagpaguran mo, yung naipon mo, pagkagising mo isang araw, wala na. Maging ang actress-comedian na si Pokwang, gumising na nalimas ang 85,000 pesos sa kanyang GCash account na ginagamit niya para sa kanyang food business. Kasi anak ko may hawak ng GCash account namin. Lahat ng mga payment dun sa negosyo, dun pumapasok lahat. Pagising daw ng anak ko, nakita niya, meron siyang parang transaction chuchu-chuchu ganyan na success. Kemi-kemi, ang dami-dami daw, ang dami, sunod-sunod. Naloka yung anak ko. Tapos tumawag siya sa akin. Pag-check niya, 3,000 na lang yung natira. Nag-send din ang account niya ng ting 1,000 piso sa magkakaibang numero. Sana lang magkaroon ng protection yung mga tao ngayon. Sana makaisip sila ng magandang way, magandang paraan para maproteksyonan. Lalo-lalo na yung mga maliliit na nagninegosyo kagaya ko. Hindi naman kami malalaking negosyante pa. Nagsisimula pa lang, di ba? Kaya nakakaiyak lang. Sa isang pahayag, sinabi ng GCash na ang nangyari ay dahil sa errors sa isinasagawa nilang system reconciliation process. Isolated daw ang nangyari sa ilang users. Tiniyak din nilang ligtas ang account ng users. Nakipag-ugnayan raw sila sa mga apektadong account para maibalik ang kanilang pera. Nag-iimbestiga na ang Department of Information and Communications Technology o DICT. They're going to conduct an investigation and find out if there's any commonality, no, in their patterns. For instance, are they all active in online gaming or online gambling sites? So could it possibly be a phishing attack instead of a breach in the system of GCash? Because given the amount of the reports, kung breach yan, it should be in the millions. Babala ng DICT sa publiko, tiyaking hindi ibibigay ang OTP o one-time password kahit kanino. Huwag mag-click basta-basta ng mga link. Ugaliing magpalit ng passwords at i-report agad sa mga otoridad ang anumang breach o kahinahinalang aktibidad sa inyong accounts o mobile device. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Isang patay matapos araruhin na isang truck ang 5 sasakyan sa Quezon City. Nakatutok si Jomer Apresto. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ang 36-anyos na biktima. Isa sa mga lula ng tricycle na inararok kagabi ng isang wing van truck sa bahagi ng Batasan San Mateo Road sa Quezon City. Bago napunta sa dito sa may tricycle, dalawang kotse muna inagip niya doon sa taas, banda sa taas. Nasugatan at dinala rin sa ospital ang isa pang sakay ng tricycle. Ayon sa driver nito, tihatid niya lang sa isang fast food restaurant ang biktima kasama ang dalawang lalaki. Nagulat na lang ho kami, bigla kaming sinalpo eh. Lumalabas sa investigasyon ng QCPD Traffic Sector 5 na unang nabunggo ng wing van ng isang poste sa lugar.
Kumabig siya pakaliwa kung saan tinamaan niya ang isang kotse at isang SUV hanggang sa masalpok at maararo na niya ang tricycle. Nadamay din sa aksidente ang isa pang kotse at isang van. Kuwento ng sugat ang pahinate ng wing van, galing sila ng Valenzuela at papunta ng Marikina. Pero bigla raw silang nawala ng preno. Pero danda naman yung takbo namin po. Kaso talagang hindi, wala na. Hindi na po talaga kahit anong apak, wala na. Ayon naman sa driver ng SUV, nakarinig daw siya ng kalabog. Tapos sumigaw yung anak ko, sabi niya, ama, sabi niya, sasakyan. Pangalawang kalabog, naramdaman ko, kami na, tinamaan na. Yun, ginawa ko, iniwas ko na. Nagtamo ng sugat ang isa sa kanya mga anak. Sa ngayon ay hawak na ng QCPD Traffic Sector 5 ang driver ng wing van na mahaharap sa reklamong reckless driving resulting in homicide, multiple physical injury at damage to property. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng wing van. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Big time oil price hike ang nakaamba sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, 1 peso and 80 centavos hanggang 2 piso ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, 1 peso and 20 hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro. Nakakaagapay pa ba mga motorista? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Nag-iisip na ang ilang driver ng ibang paraan para pandagdag kita, lalo't bubungad na naman sa Martes ang malaking oil price hike. Sasahuli ko na itong taxi. Siguro ko, magtinda na lang ako, maglako-lako. Wala na, lugi na, hindi kami kapitin sa taxi, wala na talaga. Dapat taasan naman nila yung amasahirin para makabaway-baway naman po. Ang tsuper na si Alfred, kinandado na ang tangke ng kanyang jeep dahil pati diesel niya, ninanakaw raw. Sa hirap na siguro ng buhay madam, kaya ninanakaw ang krudo. Diskarte ng ilang motorista, magkumpara ng presyo kung saan makakatipid. Mabigat din siya kasi kung sumayin mo ilang litro yung ginagamit mula Batangas papuntang Manila. Kung saan mura, pag tumaas talaga kung saan mura, yun yung pinipili. Ayon sa Energy Department, tumaas ang presyo ng langis sa world market. May epekto rito ang bagyo na nagdudulot ng mas mababang supply ng langis sa Amerika mula sa Gulf of Mexico. Delayed din ang plano ng OPEC na magtaas ng produksyon ng langis sa Disyembre. At may epekto rin ang plano ng US Federal Reserve na magbaba ng interest rate. Dahil naman sa bumababang palitan ng piso kontra dolyar, tumataas ang gasto sa pag-angkat ng mga produktong petrolyo at nagmamahal din ang gasto sa pagbiyahe nito. Sa kabila ng taas presyo, hindi raw muna hihirit ang taas pasahe ang grupong Piston. Sa halip, panahon na anila para bisitahin muli ang oil deregulation law. Wala pang tugon dito ang Energy Department. Magpupulong naman ang Magnificent Seven na binubuo ng iba't ibang transport group sa bansa para pag-usapan ang posibilidad na humirit ng panibagong fuel subsidy. Ayaw ko rin masaktan ang ating mga mananakay na kung pitwi na tataas ang presyo, ang kukun na misala ang aming pagpawit, pag-aaralan po namin mabuti ito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.